Hello mga kapaw, another day, another vlog. Kunin muna natin tong ingredients ko sa ref. Nakikita nyo, wala nyo masyadong laman ang ref namin, baka naman eh. Mahirap po pala maghugas na nag-iisa lang yung kamay niya. Lagyan natin ng tubig. So for today's vlog, gagawa po tayo ng lechon kawali with gravy. So ito po pala yung baboy na gagabitin natin. Nagkatay kasi yung kapitbahay ng baboy, so bumili tayo. Nagaya sila na baka gusto nyo bumili. Slice po natin yung dalawang ingredients na ilalagay natin, yung sibuyas at yung bawang. Mag-ingat po sa paghawak ng kutsilyo. Kitchen tips. Hindi po natin kailangan gawing maliliit yung slice. Okay lang na po yung malalaki na. Next, ihulog natin sa ininit na tubig. Pati yung sibuyas. Maglagay po tayo ng daon ng laurel. Kasama na po yung ating black pepper. Sunod ay ihulog na natin yung ating baboy. Takpan. At yun po, as you see, nakikita nyo po nag-iba na yung kulay ng ating tubig. Konti-konti po na-absorb na ng ating baboy. Pag nangonti na yung tubig, pwede na natin kunin. Next step po, lagyan natin ng mga patutok-tusok gamit ng ating tinidor. It will make easy po para sa asin na mag-absorb pag binagyan na natin sa ating baboy. Ilagay na natin yung ating asin. Ipahid na mabuti. Para sa step naman na ito, gagawin niya pong crispy yung ating baboy na sabi. Ihanda na yung ating pat. Maglagay ng maraming mantika. Pag ilalagay na natin yung baboy, hinaan na po natin yung apoy. Tandaan po natin masakit yung patalsikan niya, kaya mag-ingat po tayo. Gamit po ng ating sandok, basain po natin yung skin ng ating baboy. Gawin po ito ng paulit-ulit. At ayun, nakita po natin na sakit yung paglagay natin ng ating asin. Tanggalin po muna natin yung ating lechon kawali. Panginan po muna natin. Para sa ating kausawa, nagkain ulit tayo ng isa pang kawali. Maglagay ng konting mantika. Oops, napadami, tanggalin natin ng konti.
Sir. Napaso ako. Ito po yung gagamitin natin para sa ating gravy. Ito po yung dinatawag na gravy. Haluin po natin sa nang haluin. Pag nakita po natin na namuuna yung ating mixture, lagyan natin ng malamig na tubig. Mabilis po siyang matuyo, kaya lagyan ulit natin ng tubig hanggang na-satisfy po tayo sa ating mixture. Pag naging malapot na yung ating mixture, instant gravy! Para sa ating pangalawang fry, ginagawa po ito para maging mas crispy yung ating lechon kawali. Ulitin lang po natin yung steps na ginawa natin kanina. I-slice po natin siya para sa presentation. So, ito na po yung ating lechon kawali with Sikreto instant gravy. Guys, kung sino pong hindi nakakalam kung paano gumawa ng gravy at ganito lang po kasimple, please comment down below. Guys, kung nagustuhan niyo po ang aming mga video, please hit like and subscribe at pakihit na din ang notification bell para maging updated sa aming upcoming videos. Kain check po tayo, 1 AM na. Ngayon pa lang po ako kakain. Kain po tayo! Lechon kawali. Mga dalawang slice lang kasi may kakain pa nito. At ang ating crispy fry, gravy.